Ako kasi nagsimula mag-farmers simula nung ako'y bata pa na minana ko sa tatay ko. Dati kasi jeepney driver lang ako. Kaya ako'y nag-focus sa farming. Nakita ko kasi yung mga anak ko parang hindi ko kayang pag-aralin dun sa pagiging jeepney driver ko. Kaya nag-focus ako dito sa pagpa-farming. Kasi alam naman natin pagka ikaw ay nag-driver lang, yung kita mo naka-fix lang. Ako kasi lahat halos nasubukan ko mais, pasile, papaya, ampalaya. Lahat kasi sinusubukan ko. Palay, mas marami sa akin pagtagulan palay. Ang number one nga dapat focus ka. Ang hinahalimbawa ko kasi sa halaman ay parang tao. Kung ano yung pangangailangan niya, kung ano yung panahon na kaya na mahina siya, dapat doon ka magpo-focus kung paano siya palalaksan. Sa seminars din, pangalawa sa tulong ng kumpanya, sa kalidad ng binhi nila, nakukuha ko yung magandang ani. At tapos sa mga technician, siyempre tinitimbang natin kung ano yung nakikita natin masama. Unang-una pa lang doon sa sarili lang nila, dapat nila baguhin. Magsikap sana ng totoo. Minsan kasi nakikita ko doon sa mga traditional farmers, iikot lang doon sa kanilang farming. Iniintay muna nilang lumala yung sakit ng halaman nila o yung pangangailangan ng halaman, pinagbubukas-bukas. Kaya lumalaki yung inputs nila at humihina yung ani nila. Sa tingin ko, ang kinakailangan talaga natin ay yung mga makabagong technology. Sa dami na rin kasi ng seminars ko, nakikita ko kasi na pinagbabatayan natin ngayon ay yung climate change. Kasi yung mga unang panahon na lalo na sa mga binhi, hindi naka-adapt sa ganitong klaseng panahon. Dapat kasi tayo yung susunod sa panahon, hindi tayo yung susundan ng panahon. Sa ngayon, ang number one problema, market . Hindi tayo nalilingap ng gobyerno dun sa pagmamarket natin. Wala tayong tulong. Yun ang nakikita ko. Kasi kung ikukumpara natin sa ibang bansang umuunlad, sa simula pa lang may tulong na . Kami natapos na dun sa pagmamarket, ala pa kami nararamdaman tulong . Dapat dun pa lang sa preparation, may tulong na. Ang pangkaraniwan kasi ng produkto na magsasaka iluluwas halos 80% sa balintawak. Yan ay mga hindi pribadong palengke, commercial lang. Papasok pa lang, magbabayad ka na. Pagkatapos minsan nagigipit ka pa. Mas maganda kasi kung meron tayong mga public na yung mga bagsakan talaga ng mga farmers. Para lahat ng farmers hindi nagdadaan dun sa hindi nila alam kung saan nila dadalhin. Dapat meron tayo. Panganay ko, teacher. Ang pangalawa ko, civil engineer. Ang pangatlo ko, doktora. At pagkatapos yung punso ko, yan, tapos din, siya kong tinitraining dyan. At saka nakapagpundar talaga ako, ayan, lahat napundar ko. Pero alawa, nung nagsimula ako sa wala akong sarili kahit sa lupa. Lahat ng anak ko, naibili ko na ng tayo ng bahay na maluluwag. Naipagpundar ko sila ng lupa. Siyempre, tulong-tulong din, siguro, kagawa ni Mrs., siya yung nagmamanage ng pera. Hindi naman po pwede yung puro ikaw lang magaling, nagkakatuwang-tuwang siguro. At saka siguro, yung mga anak ko, nag-aral talaga sila. Nakita siguro nila yung hirap namin. Naka-adapt na sa atin, pag anak ka ng farmers, parang napakababa na ang tingin sa lipunan. Pagka pinanggit mo yung farmers, lagi nang yung iba may lang. Dahil farmers lang daw. Kailangan ikaw sarili mo pa lang kaya mo na ipagmanahin. Sa tingin ko, nasa iyo rin yung i-asenso mo.